magandang araw sa ating lahat. So, this will be our first discussion for the fourth quarter. Just an update. So, nakapag-comment po ako, I think that was Sunday, nakapag-comment po ako dun sa lahat po na nagpasa. So, yung mga nag-reply within Sunday and yesterday, hindi ko pa po siya nakikita. And siguro after this video, magre-respond ako as soon as I can para matapos na natin yung chapter 1. As of today, sa tatlong section, isa pa lang yung para sa akin eh, pwede na already na to proceed. The rest, may mga grupo pa rin hindi nagpapasa ng title. Meron pa rin mga grupo for editing. So please paki work it out para maayos natin. So sir, ano pong possibility kung hindi namin matapos yung chapter 1 agad this week? Ang possibility is hindi muna ako magbigay ng grade for the first quarter. So pero wag po kayo mag-alala, hindi naman yun problema kasi kumbaga pag natapos yung chapter 1 ninyo, tsaka ako ibibigay yung grade. Ganun lang yon. So hindi ibig sabihin na nabagsak kayo. Kumbaga ayoko naman tumingin sa langit at hulaan yung grade ninyo. So para fair, pagkatapos ninyo ng chapter 1, tsaka ako ibibigay yung grade. So sir, ano po bibigyan ninyo ng grade? Ang bibigyan ko po ng grade ay yung final na ipapasa ninyo sa akin, yung approve ko na. Kasi kung bibigyan ko ng grade yung mga for editing natin na ipinapasa ninyo, meaning yung mga binibigyan ko ng comment at pinaparevise ko, syempre mababa ang grade nun. As much as possible, sa mga researcher, ayoko magbigay ng grade na mababa. Kasi nga, mahirap mag-research. So, please, pakigandahan, pakiayos yung comment, pakiayos yung mga naging comments ko para pagbinigyan ko kayo ng grade, maganda yung grade. Kasi hanggat maaari, gaya na nabanggit ko, walang researcher na babagsak. Hanggat maaari. Pero pag talagang hindi kayo gumagawa, kahit researcher kayo, babagsak kayo. So, huwag kayong mangamba kung isipin ninyo na ang bibigyan ko ng grade ay yung mga pinapasa ninyo na hindi pa okay. Ayoko sabihin hindi maganda, hindi pa okay. So ang bibigyan ko po ng grade ay yung okay na, meaning yung approve ko na. So na, yung na-revise na natin para siguradong maganda yung grade. Sa modular, so far, halos wala pa pong nagpapasa. So pag wala kayong pinasa, blanco muna ang grade ninyo. Blanco po ang grade. So ano po yung sa modular? Ang sa modular po is mula module 7 to 14 ang inaasahan ko maipasa. So pag may kulang yung grade. Parang ganun na lang ang gagawin ko. So gaya na nabanggit ko, dapat kumpleto po yung modules para makakuha kayo ng hindi kumpleto at maayos po ang sagot para makakuha kayo ng maayos na grade. Okay. So yung ating discussion for today concerning only for researcher students. So sa modular, just focus on the module kasi ito wala tong discussion na to ay wala sa module, pero this is an important part of a research paper kasi hindi ko din maintindihan bakit wala ito sa module, pero vital ito kasi halos lahat ng nakita ko at sa tagal ko nagtuturo ng research, lagi ko itong isinasama sa discussion. So please allow me to present my screen. So ang discussion natin for today is about theoretical framework and conceptual framework. So yun, unfortunately, sa mga hawak kong module, siguro nasa fourth quarter pa ito pero dinidiscuss ko na part talaga to ng chapter 1. So ang meaning, ang gagawin natin pag natapos niyo yung chapter 1, idadagdag niyo na lang ito. Pero ito, this will be graded for the fourth quarter. Itong theoretical framework and conceptual framework ay part ng chapter 1. Yung iba, yung theoretical framework ay nasa chapter 2. Pero I prefer na makita ito sa chapter 1 kasi mostly doon talaga 'to nakikita. So itong theoretical at conceptual framework ay napaka-importante sa isang research kasi
yung theoretical, in a nutshell, para mo maintindihan ninyo, yung theoretical framework ay ano yung teorya na gagamitin para maintindihan yung situation. So ano yung teorya na nagpapaliwanag dun sa situation? Yun yung theoretical framework in a nutshell, kumbaga in an overview. Sa conceptual framework naman, ito naman, pinapakita ng conceptual framework, ano yung magiging flow ng study? Mula sa pagkuha ng data, sa pag-process, at yung expected na magiging output ng research na ito. So napaka-importante nito kasi pag nagde-depensa kayo, ito yung isa sa tinitignan. Tinitignan usually the title, the statement of the problem, scope minsan. Ito yung theoretical tsaka conceptual framework. Yung chapter 2, masipag na yung panel kapag tinignan yan. Chapter 3, chapter 4, and chapter 5. So yun yung pinakamadalas na pinapansin. So kaya importante na makita to sa inyong research paper. So ito po ay isang hiram na PowerPoint. What is a theoretical framework? A theoretical framework is a summary of researcher's theory regarding a particular problem that is developed through a review of previously tested knowledge of variables involved. It identifies a plan for investigation and interpretation of findings. It relates to philosophical basis on which the researcher takes place and form the link between theoretical aspects and practical components of the investigation undertaken. Therefore, has implications for every decision made in the research process, according to Mertens, 1983, page 3. Okay, so meaning ng theoretical framework, ito yung naunang teorya o naunang mga pag-aaral o yung mga naunang pag-aaral, usually isa lang to o dalawa, o huwag naman masyado madami, na talagang sinusundan ng iyong study. Yung kumbaga, ito yung pag-aaral na o yung teorya na gagamitin mo to interpret the data. So remember, ang ating research ay qualitative. So hindi ito katulad ng quantitative na merong statistics to interpret the data. Kumbaga, hindi naman talaga interpret, analyzing lang yun, pero interpretation na ibang aspect pa yon. Yung theoretical framework, ito yung paraan natin ng pag-analyze and interpreting the data. So paano? Kung halimbawa, yung sitwasyon kasi ay nagbabago, yung kahulugan ng isang sitwasyon, nagbabago yan sa kung paano mo siya tinitignan. Kung anong lens ang ginagamit mo sa pagtingin. Yun yung sinasabi nating theoretical framework. Kung natandaan niyo sa pag-aaral niyo sa junior high school, 'di ba, pag nagbabasa kayo ng kwento, merong kayong mga ginagamit na teoryang pampanitikan. Humanismo, existentialismo, archetypal, romanticismo, feminismo, structuralismo, yung mga 'yon. Hindi talaga siya ano eh, hindi siya, kumbaga ano lang siya eh, hindi siya dapat tawagin theory eh, kundi school of thought. Kumbaga, yung romanticismo, napakaraming klase ng romanticismo. Pero kung halimbawa, sabihin na nating ginagamit nyo siya, pag ginamit nyo siya sa klase o ginagawa siya sa inyo ng teacher ninyo, di ba pag sinuri nyo yung isang kwento ng romanticismo, ginagamit ninyo yung pananaw ng romantisismo para tignan yung pangyayari sa kwento. Halimbawa, realismo. So, gamit yung teorya ng realismo, tinitignan ninyo kung anong totoong nangyari doon sa loob ng kwento. Parang ganun din tong theoretical framework. Ano yung teorya ang gagamitin ninyo para tignan yung sitwasyon? It can be considered a conceptual model that establishes the sense of structure that guides the research process. It includes the variables a researcher intends to measure and relationship he or she seeks to understand. Essentially, this is where a researcher develops a theory and builds his or her case for investigating that theory. So, itong theory creation ay hindi talaga for your level kasi pang doctorate degree yon. Pero sa atin, hindi tayo bubuo ng teorya kagaya ng sinasabi nito, kundi
kukuha tayo ng isang study o ng isang teorya at titignan natin kung yung sinasabi ba ng teorya is fit doon sa sitwasyong gusto nating basahin o suriin ang inginong aso. The theoretical framework is a researcher's presentation of a theory that explains a particular problem and it is not based on his or her suspicions alone. So, itong teoryang ito, yung magpapaliwanag ng sitwasyon. So, maaaring after the study, kung meron ba, ang nilagay nyo is teoryang sinasabi ninyo na, paano ba? Halimbawa, gawin natin medyo scientific. Sabihin natin teoryang Big Bang. Yun yung Big Bang pala. Gagamitin natin yung teoryang Big Bang. Tapos pagdating sa dulo ng study, dalawa yung pwede mong gawing option. It's either you support the Big Bang theory or you break it. Naka nyo, yun yung purpose ng theoretical framework. Magkakaroon ka ng isang basis for analysis. Kumbaga kung ano yung sinasabi ng teoryang Big Bang, yun yung gagamitin to analyze the data na makukuha mo. Yun po yung ibig sabihin nun. Then, pagdating sa dulo, kung halimbawa, ginamit mo yung teoryang Big Bang para i-analyze yung data na to, then nagkaroon siya ng kontrahan, so pwede mong basagin yung teorya at sabihin hindi siya totoo. Nakuha po natin. So pwedeng mangyari yun sa dulo. At ako, in my opinion, maganda yung ganung mga study, yung bumabasag ng teorya. Pero make sure na hindi lang siya base sa iyong suspicion o base sa iyong baga, para lang masabi mo magaling ka, babasagin mo yung teorya kahit wala ka namang basihan. So dapat meron tayong pinagbabasihan. Merong matibay na dahilan para basagin teorya. Or you can support the theory. Baga, yung sinasabi ng teoryang ito is nagre-reflect doon sa situation. Pwede yun. So mamaya magpapakita ako ng example na nagawa ng mga dati kong estudyante din sa practical research. The theoretical framework is presented in the early section of a dissertation, pero sa atin thesis lang, hindi dissertation, mainly in chapter 2 of the report and provides the rationale of conducting your research to investigate a particular research problem. Pero sa atin, sabi ko nga kanina, ilalagay natin siya sa chapter 1. Ilalagay natin siya sa chapter 1. Actually, madali lang naman ilipat. Madali lang siya ilipat kung sakali talagang pang chapter 2 siya, di ililipat lang natin siya. So it involves a well-supported rationale and is organized in a manner that helps the reader to understand and assess the perspective of the researcher. Kumbaga dito, pinapakita mo sa theoretical framework ano yung gusto mong mangyari. Ano yung gusto mong mangyari sa pagsusuri na to. Kumbaga yung researcher, meron na siyang idea sa possible na maaring lumabas. Dahil guided siya nung theory. Na yun yung gustong ng researcher na makita nung babasa. Kumbaga, ginaguide natin siya sa possible na pwedeng makita sa loob ng study. So, when developing a theoretical framework, the researcher starts by describing what is known about the variables involved, what is known about the relationship, and what can be explained thus far. One need to investigate other researchers' theories behind the relationship and identify a theory or a combination of theories that explain his or her major research problem. So, kailangan talaga dito magbasa. Kasi, maaaring mag-fit yung problem mo sa maraming teorya. Pero, alin dyan yung best na mag-fit o babagay dun sa yung research problem at sasagot sa yung problema sa research. The researcher need to consider alternative theories that might challenge his or her perspective. And one also considers the limitation associated with his or her theory and quite possibly that the problem could be better understood by theoretical frameworks. Sige, forward tayo. So, bakit mahalaga yung theoretical framework? It helps the researcher to consider other possible framework and reduces biases that may sway the researcher's interpretation.
It clarifies researchers' implicit theory in a manner that is more clearly defined. So it demonstrates the relationship proposed by the researcher are not based on his or her personal instincts or guesses. So ito, magpapakita ang pinaginagawa ng theoretical framework. Iniiwasan nito, kumbaga nakakatulong to para hindi magmukhang hula mo lang o magmukhang sariling haka-haka mo lang yung mga sasabihin mo sa chapter 4. Kumbaga, yung mga sasabihin mo sa chapter 4, ang pinagbasihan mo doon ay yung sinasabi ng teorya. Nakabo, meron kang pinagbabasihan. Kasi yun yung medyo mahirap dito sa qualitative. May danger na mauwi sa personal opinion ng nagsusulat. Unlike sa quantitative, kung ano sabihin ng data, unless doktorin ng researcher yung data, kung ano sabihin ng data, kung ano lumabas sa 10, 10 yan. Pero kung halimbawa sa qualitative naman, yung 10, may iba-iba siya ng sagot. So kung paano siya i-interpret, hindi yun base doon sa pananaw ng researcher, kundi sa pananaw ng teorya. Sa pananaw ng teorya ang kanyang ginamit. Kasi kung sa pananaw niya lang, kapag ba hindi siya sangayon doon sa sinabi, maaring mag-iba yung interpretation niya. The theoretical framework allows the researcher to present the research problem in light of summary of the literature. So, pwede niya ipakita yung kaugnayan ng mga, kumbaga pwede niya i-summarize yung review of related literature. Pero sa kanila natin pag-usapan yan. Significance, it shows the reader why the researcher thinks that the variable involved are related and inclusion of previous research and theories that support researchers' beliefs are essential to defending the rationale. It determines how the researcher perceives, makes sense of, and interpret his or her data. Explanation of theoretical framework helps the reader understand the researcher's perspective and context. So punta tayo sa example. Lakihan natin. Yan. Ang title ng research na to, ito ay quantitative research. Ginawa to ng mga estudyante ko school year 2019-2020. So kahit quantitative, pwede nating lagyan ng theoretical framework. So pero hindi to essential sa quantitative. Kasi pwede mag-stand alone ng quantitative kahit walang theoretical framework. Pero ang qualitative, ito yung required part ng qualitative. So, punta tayo dun sa yan, theoretical framework. Oops. So, ang kanyang theoretical framework, so, kasi dalawa yung variable niya. Ang variable niya, dahil ito ay correlational study, ang variable niya is emotional intelligence tsaka leadership style. So, kaya kumuha siya ng dalawang theoretical framework. So, ang una niya kinuha ay yung kay Daniel Goleman's 5 Concept of Emotional Intelligence. So, yan yung kanyang theoretical framework. So, ang ginawa niya lang dyan, pinaliwalag lang niya kung ano yung sinasabi ni Daniel Goleman, na tungkol dun sa emotional intelligence. Okay? Then, sa leadership style, kinuha niya yung kay Blake and Moton's managerial grid. So, according to study ni Cumming and Worley 2013. Ayan. So, yung maganda tong study na to, itong ginawa nila. Kasi aside from numerical data, yung mga numerical data, in-interpret nila using this theory. Ang ganda kasi ang ginamit nila is standardized test. Kumbaga hindi na to kailangan ng mga validation kasi validated na yung ginamit na instrument. So sa kanila yung pag nag-PR2 na tayo. So meaning halimbawa nagsagot sila ng survey, sabihin natin sige, para maintindihan ninyo kung para saan to, punta tayo sa chapter 4. Chapter 4. Nasaan na ba yung chapter 4? Yan. So, sabihin natin ganyan. Ganyan yung typical na quantitative, di ba? So, sa interpretation, involved yung concept ng theoretical framework sa pagpapaliwanag.
So, nandiyan, lalabas dyan yung mga sinabi niya nila Goldman. Bakit wala? Ayun. So, ito, dito, in-interpret nila gamit yung, bawa, bakit team leader? Bakit team leader yung masasabing yung 13 per yung mostly na sumagot. So interpretation nun, nandun sa teorya. Nandun siya sa teorya. So tignan natin sa conclusion. Hindi, parang may mas maganda pa dyan. Ito na lang. Yung short-term memorization, maiksi yung kanilang explanation eh. Ito naman, ang ginawa niya, gumamit siya ng correlation sa limang subject. Walang magawa sa buhay ito eh. Yung ibang kaklase niya, puro isang correlation lang ginawa sa kanya, lima. So, ang ginawa niya, ang kanyang variable ay yung tawag doon, short-term memory. So, ayun yan kay George A. Miller. So, gumamit siya ng Miller's Magical Number 7. So, yun yung teorya. So, pinaliwanag niya dito kung ano yung Miller's Magical Number 7. Pinaliwanag niya yan dyan. Okay? So, paano niya ginamit yon sa chapter 4? Pusin tayo sa chapter 4. Sa chapter 4, yan. So, kinuha niya yung short-term memorization capacity ng mga respondents. Then, kinuha niya yung test results. Yan. Punta tayo dun sa paano niya binigyan ng kahulugan. Ginawa niya, binigyan niya ng kahulugan na hindi masyadong kailangan yung, kumbaga, may mga subjects na hindi masyadong kailangan ng memorization. May mga subjects na kailangan ng memorization. Parang ganun ang sinasabi niya dito. So, napakahalaga ng theoretical framework, lalo na sa inyo, statements, hindi ito numbers kasi ito, kaya pwede mag-stand alone yung numbers. Mag-stand alone yung numbers kahit wala yung theoretical framework. Pero sa qualitative research, hindi pwedeng walang theoretical framework kasi wala kayong way para ipaliwanag yung data na makukuha ninyo. So, sige, ipapakita ko yung sa research ko. Wait lang. Sa thesis ko, ang ginamit kong yeah. So, I hope nakikita na. Yeah. Sa thesis ko, ang ginamit kong theoretical framework. Wait lang, hanapin ko lang. Pasensya na, Filipino ito kasi syempre Filipino teacher po ako. Para lang maintindihan ninyo kung sa kung banda dito yun. Wait lang ha. Malapit na. So, ito yun. Yan, Balangkas Theoretical Framework. So, ang theoretical framework ko, kasi yung ito, qualitative research to, so ang mga data ko ay interview, observations, historical, bagay mga archival data. So, hindi siya mai-interpret through statistics. Kailangan ko talaga ng teorya. So, gumamit ako ng dalawang teorya. Ito yun yung kay Henry Lefebvre na Reproduction de la Espacie o yung Production of Space. So, Production of Space ni Henry Lefebvre. So, bawa, bigyan ko lang kayo ng konting idea. So, sa sinasabi ni
Henri Lefebvre, may tatlong klase ng space. Yung leave space, conceived space, yung tatlo. Yan, yung spatial practice, representation of space, tsaka representational space. O yung isa, leave space, conceived space, tsaka perceived space. Yun yung sinasabi niya. So, ang paano ko siya ginamit? So, dahil space ito, ang ginawa ko, ang ginamit ko ditong method ay participant observation. Tsaka may fieldwork ako. So, yung mga naobserbahan ko dun sa lugar, sinuri ko siya gamit yung pananaw ng teorya. So, halimbawa, bigyan ko yung example. Sa representational space, sinasabi dito na yung mga spasyo, kahit nagbabago siya ng mga boundaries, yung buhay na naroon dun sa spasyo, na sa mga nakaraang panahon, hindi siya nawawala. Kumbaga yung kultura, yung pananaw ng mga tao tungkol sa lugar na yon ay hindi nawawala. Example, NGI. Yung NGI mismo, wala na dun. Pero NGI pa rin ang tawag. Yung field stress, kahit wala na dun yung field stress na kumpanya, field stress pa rin ang tawag. So yun yung isang example ng representational space. Buhay, nananatiling buhay sa alaala ng mga tao, yung espasyo kahit wala na siya doon. Yun yung tinatawag na representational space. So kung wala yung teorya, walang ibig sabihin, ano yung sabihin ng field stress? Wala, pangalan siya ng daan, dati siyang factory. So ano ngayon? Wala siyang ibig sabihin, nako nyo. Pero dahil meron siyang teorya, dahil sa tulong ng teorya ni Henri Lefebvre na production of space, na nabigyan ko ng ibang kahulugan, nabigyan ng teorya ng ibang kahulugan yung data. Nabigyan siya ng ibang meaning maliban doon sa historical na pagpapakahulugan. Kung wala ito, kinuha ko lang yung history. Tapos yung pangalawang teorya yung ginamit ko ay yung McDonaldization of society ni McDonaldization of contemporary society ni George Richer. So sinabi ni George Richer na ang McDonald's ay hindi isang fast food, di lang isang fast food, kundi isa tong sistema. So, ang ginawa ko, sa loob ng Jollibee, lagi ako nandun, inobserbahan ko yung kilos ng tao, kilos ng staff, etc., etc. So, kung wala akong teorya, walang meaning yung mga ginagawa nila. Pero, dahil may teorya ako, napapansin ko yung mayroon akong paraan paano titignan. Bawa, efficiency. So, sinasabi sa efficiency na mahalaga yung konsepto ng bilis sa fast food. Napakahalaga ng konsepto ng bilis. Kailangan mabilis, kailangan masasabing mahusay ang serbisyo kapag mabilis. Nakanya mabilis siya. Calculability, mahalaga, nasusukat. Dapat lahat sakto yung sukat, natitimbang, nabibilang sa Jollibee o sa McDo, sa fast food. So dahil meron akong teorya, meron akong teorang ginagamit para tignan yung kung paano ako mag-o-observe sa sitwasyon, alam ko kung ano yung titignan ko. Yun yung halaga ng theoretical framework. Alam, sa pamamagitan ng theoretical framework, nabibigyan kayo ng focus, ano lang yung titignan ninyo, alin yung hindi nyo dapat tignan, alin yung hindi mahalaga sa mahalagang maging part ng study. Wow, predictability. So dahil alam ko yung teorya ni Richard tungkol sa predictability, alam ko na sa loob ng Jollibee, kailangan predictable. Kung yung lasa ng spaghetti ngayon, yun pa rin yung lasa ng spaghetti bukas at lasa ng spaghetti sa susunod na linggo. Kaya siya binabalikan ng mga tao. So ginagawa ko, para mapatunayan ko kung totoo yung sinasabi ni George Richard, kumakain ako lagi sa Jollibee ng parehong pagkain. Totoo ko napatunayan, ay may predictability nga. Kaya bumabalik yung tao kasi yung lasa nito, lasa ng ganito, pareho sa lasa bukas. Unlike kumain ka sa karinderya, pag masama loob yung nagluto, iba yung lasa ng menudo ngayon sa lasa ng menudo bukas. Magkaiba. Dahil sa teorya, alam ko kung anong gagawin ko. By irrationality of rationality, minsan sa pagiging rational o pagiging systemized ng sistema, nagiging na dehumanize na yung sistema. Baga,
hindi na siya nagiging makatao. Example na naging observation ko doon is sa mga estudyante, sa interview ko sa mga estudyante, minsan hindi na sila nakakapasok ng klase kasi baga meron silang SIDS program pero para tulungan yung estudyante, pero minsan ang nangyayari, yung Jollibee mismo nagiging dahilan para hindi makapasok yung estudyante. Hindi to galing sa akin, galing ko sa na-interview ko. So, anong ibig sabihin nun? Kung ako mag-interpret nun, ang isipin ko is, mari kong isipin na napakasama nung manager. Diba? Napakasama siguro nung manager nun. O isipin ko na siguro yung estudyante gusto niya lang talagang kumita. Pero dahil doon sa teorya, ang nakikita ko is yung sistema, siya yung lumilikha ng ganung pwersa para maging normal yung ganung sitwasyon. Diba? Na para maging masaya sa loob, kailangan merong hindi maging masaya. So yun yung nagiging gamit ng teorya. So sa pamagitan ng teorya, nagiging equipped yung researcher para bigyan niya ng paliwanag yung mga naobserbahan niya. Make sure na hindi kayo lalampas dun sa nakasulat o sa sinasabi ng inyong teorya. Kasi kung lalampas kayo sa sinasabi ng teorya ninyo, ay nag-iimbento na kayo. So meron pa akong maliliit na teorya dyan, yung panopticon ni Foucault at Bentham. Syudad ng Mall. Yung syudad ng mall ni Morales Nuncio. So medyo marami akong ginamit dito kasi medyo mahaba tong thesis ko. So ganun lang po yung gamit nung theoretical framework. Napaka-importante po nito. So mahalaga na ngayon, simulan na ninyo magbasa, then ang gagawin nyo muna siguro sa akin is magsasubmit kayo ng isang teorya na gagamitin nyo to analyze your problem. At ipapaliwanin nyo bakit mahalaga tong teoryang ito. Bakit sa dami ng teorya, ito yung gagamitin ninyo. Okay po? Tuloy tayo sa conceptual framework. To madali lang to. Yung conceptual framework defined as a conceptual framework as a hypothesized model identifying the concepts under the study and relationship. It provides an outline of preferred approach in the research and also outlines the relationship and the desired effects forming independent and dependent variables respectively. It is also a schematic representation showing the relationship between different types of variables involved in the study, such as relationship between dependent variables and independent variables. So it is the research's own position on the problem and gives direction to the study. So sinasabi niya saan papunta yung study. Consists of concepts that are placed between the logical and sequential design. It represents less formal structure and used for studies in which existing theory is incapable or insufficient. It's based on specific concepts and propositions derived from empirical observation and intuition. So ito kasi dissertation to. So parang bigay tayo ng mas madaling example ng para maintindihan ninyo, pakita na lang natin yung example. Para madali, ganito lang po itsura ng conceptual framework. So yung itsura po ng conceptual framework, yung basic ay tinatawag nating IPO model o input process output model. So yung input, ano yung ilalagay mo sa study? Yung input, ano yung mga kukunin mong data at na ipaprocess dun sa process. Nakanya, sa process, ang laman nun is yung teorya, katulad na nakikita nyo dito. So, ang kanyang input is the results of emotional intelligence test. So, sa inyo, ang input niya siguro is interview, observations, archival data, public documents, depende yan sa kung anong klaseng study meron kayo. So, yun, interviews, etc. So, yun yung nandito sa input. Yung process, nandyan yung teorya. Nandito nakalagay yung teorya. Ano yung mga gagamitin yung teorya to interpret itong input na to? Gigilingin nyo siya eh. Siyempre, wala kayong statistical treatment kasi qualitative tayo. Lalagay nyo dito yung teorya. Kung meron yung mga subcomponents, ilagay nyo na. Then the output, ano yung inaasahang maging
output ng study. Typically, ang pinapalagay ko dito ay yung title. Yung title yung pinapalagay ko. Kasi, yun naman talaga yung gusto nating ma-achieve dito. Okay? Ganun lang siya kadali. Ganun lang po siya kasimple. So, ano po yung nasa baba? Ano po yung nasa baba? Kung mapansin ninyo, box, arrow. So, ganyan lang po siya. Mahalaga yung arrow kasi yung arrow nagpapakita ng flow. So, sa baba, i-explain lang ninyo. The study, emotional intelligence, leadership of the grade 12 students that may be critical factor respondents that become magulo. Magulo siya. Chappy. Dito tayo sa kabila. Oops, lampas. Yan. Okay, medyo mali ito, medyo mali kasi masyadong mahaba yung masyadong wordy. Napakahaba nung ginawa niyang conceptual framework kasi dapat yung conceptual framework ay keywords. So tama yung input, short-term memory test results from 30 grade 11 students. So sa inyo, lalagay ninyo interview notes from ilan yung respondents, observations, ganyan, archival data, etc. Yung nandyan dyan sa input. Sa process, ilalagay nyo lang dito yung teorya, katulad na nilagay niya. Siya kasi, ninarate niya dito, dapat hindi mo inanarate dito, lalagay mo lang yung, bawa, short-term memorization capacity using Miller's Magic Number 7 Theory. Yun lang dapat yun nandito, tsaka yung, yan, bawa, yung person or product. Kasi quantitative to. So sa inyo, dapat nakalagay lang dito yung teorya, process. Then yung output niya, yun yung mismong title niya. Okay. So bakit hindi pwedeng maging wordy? Kasi dapat dito nyo ilalagay yung explanation. Bawa, the conceptual framework of this research study was constructed using the input process output model or IPO. For the input of this particular study, a short-term memory test would be distributed among 30 grade 11 participants. The resulting scores would then be considered one of the input for this study. So yung nakita niya, in-explain lang niya yung laman. The second input, which represents the other variable of the study, is comprised of the periodic test results of these affirmation respondents among five of their core subjects: communication, oral communication, earth science, philosophy, and general mathematics. All these documents and data would be processed firstly. As for the short-term memory test results, the theory of George Miller, which is the magical number 7 discussed, the theoretical framework will be used. So nakita mo, sinabi niya na interpret yung data using the theory. Saan ba ako? After converting the scores and obtaining the short-term memorization capacity of 30 selected respondents, the periodic test results among the five different core subjects will be gathered. As the short-term memory capacity of these students are tallied, as well as the periodic test results from the five core subjects, Pearson R will be then used. So ito pang quantitative na yan. So gagawin niya lang naman po, ikukwento lang ninyo, kung pansin nyo, kinukwento lang niya, paano nyo siya gagawin? Sasabihin ninyo na the researchers will interview, sabihin natin, may nabasa pala ako, sabi niya, dalawa lang daw yung respondents niya. Hindi po pwede yon. Unless, very rare ang respondents na yun. Kaya dalawa lang sila. Halimbawa, interviewin mo sila kung tungkol sa buhay ni Rizal. At tapos silang dalawa lang, yung tanging natitirang taong buhay na nakakita kay Rizal. Okay lang yun na dalawa. Pero kung halimbawa, yung study ninyo is open for many respondents, siguro gawin nating minimum of 10. Kasi pag dalawa, hindi siya credible eh. Hindi siya, alam yun, hindi siya, ang lalabas nun, tamad yung researcher. Tamad yung researcher kasi dalawa lang. And kung ang gagawin ninyong research is about grade 11, huwag isang section. Kasi mamimisrepresent ninyo yung buong grade level. Dapat may participation bawat section.
So may participation dapat, hindi pwedeng isang section lang. Or else, hindi magiging represented yung data. Magiging question niya, bakit ano lang? Bakit section ganito lang? Ah, kasi po, hindi ko kilala na sa kabila eh. So anong magiging isip ng panel? Ah, tamad yan. Di sana gumawa ka ng paraan para makuha mo yung makakausap ka ng taga-kabilang section. So, magiging dating sa inyo, ah, tamad yung researcher na yan. So yun lang po gagawin ninyo. Explain lang ninyo to. Nakao po. So ang ipapasa nyo sa akin, so unahin nyo muna syempre yung chapter 1 na hindi pa ninyo natatapos. Then, mag-submit po kayo nito ng conceptual framework and the theoretical framework. Madali lang conceptual framework, napansin nyo, box-box lang kayo dyan, arrow, box, arrow, then konting kwento-kwento sa baba. Ano nyo? Ganun lang yan. Ang medyo paghihirapan nyo dito is the theoretical framework kasi kailangan nyo maghanap ng fit dun sa study ninyo. Yung teoryang babagay para ipaliwanag yung gusto nyong maging condition. Okay? So, halimbawa, ang topic nyo is about hesitancy. So, maghanap kayo ng teorya about hesitancy. Bakit nagiging hesitant ang isang tao? Hanap kayo ng teorya tungkol doon. Or, ang teorya ninyo is, ang topic nyo is about ano ba yung mga naipasa na sa akin? Career path. Mayroong pumili na about career path. So, kuha kayo ng teorya about career path para mabigyan ninyo ng interpretation yung sagot base doon sa teorya ng career path na yun. So, sinasabi ko to kasi ito na yung mga taken o na naipasa sa akin na mga topic. So, para hindi nyo nagayahin. So, remember, sa modular, just stick on the module, tapusin nyo yung module. Sa researcher, tapusin nyo muna yung chapter 1, yung mauna kong binigay na parts, then pag natapos na ninyo, or kung madiskarte kayo, hatiin nyo yung trabaho, assign this to your members para baga muusad kayo habang ginagawa ninyo yung isa. Pwede naman ganun, kaya ako kayo ginawang grupo, hindi para sabay-sabay kayong bumagsak, kundi magtulungan. Okay? So kung may questions po, feel free to ask po, although medyo hirap ako mag-respond dahil sa ilang kadahilanan, pero I'll try my best to answer your question as soon as I can. So kung sakaling naguguluhan, basta magsimula kayo magpasa, then magko-comment naman ako or sometimes nagsasuggest pa ako para hindi na kayo mahirapan, magpasa lang po para makausad tayo. So yun lang po, maraming salamat sa panonood and I hope makagawa po tayo ng ating research. Thank you.